Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Kapitana sa Batangas, Dinodas, motibo sa pamaslan patuloy na tinutuklas. Natagpo ang cellphone, ito kayang lunas. Alamin sa Kilos Pronto. Kakaibang kaso po itong inimbisigan po ng Kilos Pronto Crime Desk ngayong gabi. Maging ang PNP po ay hindi nakala na matuntun pa ho nila itong suspect sa krimen nang dahil lamang po sa naiwan pong gamit ng suspect. Hindi nila malaman kung nataranta ba itong suspect na ito o hindi bihasa. Kumbaga, hindi ho alam kung paano ho pumatay. May ginawa ho siyang krimen pero may naiwan na bagay. Ayun. Kung paano ho masusing inimbisigan po ng otoridad at ng Kilos Pronto, ito po, panoorin po natin. Nagulantang ang taong bayan sa Barangay Santa Clara sa bayan ng Santo Tomas, Batangas, na makarinig sila ng putok ng baril habang nagsasagawa ng medical mission sa loob mismo ng Barangay Hall pasado alas 10 umaga noong 28 ng Oktubre taong kasulukuyan. Pagpasok sa Barangay Hall, nakahandusay at naliligo na lamang sa sariling dugo ang 65 anyos na punong barangay na si Leonor Angeles. Nabigla kami dahil isa siyang ulirang kapatid, ulirang tao, matulungin. Tapos bigla na lang nangyari sa kanyang ganun. Napakasakit sa pamilya na mawalan kayo ng isang miyembro sa pamilya. Nagluluksa ang buong barangay ng Santa Clara sa biglang pagpanaw ni Kapitana. Alas 4 na madaling araw noong October 28, 2016, naabutan pa ng crime desk team ang pagtutulungan ng mga tao na buhati ng ataol ni Kapitana. Nagmamadali silang ibiyahe ang bangkay ni Cap mula Batangas papuntang Davao para makapiling siya sa huling sandali ng naulila niyang pamilya. Bukod dito, hindi na rin daw kasi ligtas ang manatili pa sila sa Santa Clara. Ang gusto lang po namin yung makamit yung katarungan. Napakasakit po talaga. Lalong-lalo na siya nag-iisa siya dito sa Batangas, sa pamilya namin. Hindi nga siya nakapagservisyo sa pamilya nito. Ang nanay namin matanda na. Siniservisyohan niya itong tao sa barangay na Santa Clara. Tatlong araw matapos paslangin si Cap, tila nabalot ng takot at napipipi ang kanya mga nasasakupan na magsalita tungkol sa nangyari. Sa crime scene, tanging mga dugo ni Cap ang alaalang naiwan niya. Sa paunang imbestigasyon ng Santo Tomas PNP, tatlong anggulo ang tinitingnan. Una sa listahan, ang pagsugpo ni Kapitana sa illegal na droga sa lugar na posibleng binalikan siya. Pangalawa, ang umuri illegal quarrying na marin niyang tinutulan kung kaya't meron siyang nakabangga. Pangatlo, ang away politika dahil may gusto siyang patalsikin sa pwesto. Ang continuous validation po kami doon. At hindi naman po kami titigil para talagang makuha natin yung talagang motibo ng pagpatay kay Kapitana Leonor Angeles. Bagamat tumangging ibigay ang pagkakakinanlan, naglakas loob magkwento sa crime desk ang 60 anyos na testigong itinago natin sa pangalang Ray. Isa siya sa mga dumalo doon sa medical mission ni Kapitana at siya mismo ang unang tao na kausap ng gunman bago barilin si Cap sa kanyang silid. Ako'y nakatindig doon sa may gate ng Barangay Hall ng Santa Clara sa Santo Tomas, Batangas. May dumating na dalawang lalaki nakasakay ng motor. Yung isa'y bumaba ay nasa huli. Yung isa dumiretso papunta sa school. Yan namang bumaba, nagdiretso, nagtanong sa akin. Mataas na lalaki, nakasaktob, may gayon sa mukha, may shades, nakaputing t-shirt, may dalang kahon na hindi ko alam kung anong laman ng kahon. Inakala raw ni Mang Ray na nurse ang lalaki at katuwang ni Cap sa naturang medical mission. Tanong siya sa akin kung narin siya Kapitana. Sabi ko, narin nga ako sa loob. Narin nga ako sa loob. Yan pang ako ang kanyang kutse. Yun. Diretso siya sa loob. Dahil abala lahat na mga tao noon sa Barangay Hall,
Mabilis na nakapasok ang gunman sa kwarto ni Kapitana. Sa bitbit niyang kahon, nakatago pala rito ang kanyang baril. 5 minuto pa lamang ang nakalipas. Biglang may lumagapak. Nagkagulo, nakadapa lahat. Nagtakbuhan sa loob. Nag-iba, nagtakbuhan sa labas. Dapa, kasama. Dinapang pati mga anak nila. Dito na sumibat ang salarin palayo sa crime scene. Sa di kalayuan, nakaabang na ang kanyang ka-riding in tandem. Pero pagdating nila sa kanto, sa harap ng paaralang ito, nadisgrasya pa mga sospek sa pagmamadali. Nagkaroon na po, nahulog po yung isang bagay na ang dala-dala po ng ating mga sospek. Pwede po namin magamit na ebidensya laban sa kanila. Dito isang cellphone ang natagpuan ng otoridad. Ebidensya nga ba ito para mabatid ang pagkakakilanla ng sospek at ang motibo sa pamamaslang kay Chairwoman Leonor Angeles? Ito po yung unang bahagi pa lamang po, inyo pong natunghayan. Pero bukas, Ben, part 2 tayo. Dito na ho malalaman kung sino ho yung sospek. Dahil po, dito na makikita yung paano yung forensic investigation. Dahil nga, cellphone yun, baka siguro yung fingerprints, yung nilalaman ng cellphone, pwedeng buksan yun. At doon malalaman kung sino po itong suspect na ito.